guys, tara, luto tayo part 2. Thank you nga pala sa gumawa ng aking design. Thank you, babe. Love you. Yan yung ating exo sauce. So, buksan natin ang ref. May talong at kuha tayo ng pumpkin. Yan lang ang aming gulay. Nakita nyo naman. Yung talong natin medyo sira na siya. Tsaka dahon ng sibuyas pala yan. Yan, yan lang tatlo ang gagamitin natin. Talong, dahon ng sibuyas, at ano nga ba yun? Pumpkin. Ano nga ba pumpkin? kalabasa pala yun. Ayan, yung talong, hiwain nyo lang yan ng mga 1 inch, yung pahaba. O kaya ano, depende yan sa hiwa nyo, kung anong gusto nyong hiwa. Hiwa, whatever you like. Ganon. Tapos, sa dahon ng sibuyas, syempre, linisan nyo yung dahon ng sibuyas, tanggalin nyo yung mga lanta-lanta. Yan, medyo luma na kasi yung sibuyas namin. Kaya, marami na siyang lanta. Mas marami yung lanta kaysa sa, ano, sa nakuha kong dahon, yung maayos. Ganon. Yan, tapos yung kalabasa natin, maliit lang siya, hiwain lang natin yan. Balatan nyo muna, tanggalin nyo yung seeds. Tanggalin nyo yung anik-anik na yan. Tapos hiwain nyo yan. Hiwa whatever you like then, okay? Oops, reminder po sa mga magbabalat dyan at maghihiwa ng gulay-gulay at karne-karne. Mag-ingat po kayo sa kutsilyo na hawak nyo. Huwag nyo po ako ibabash dahil matigas po ang pumpkin, okay? At ang hirap niya po kasi balatan. Ayan, natapos na ako magbalat ng isa. Nakita nyo naman yung kamay ko. Hirap na hirap, diba? Kasiwain ko lang yan ng pareha sa talong. Ganyan lang siya. Ha, yung hiwa nyo, bahala po kayo kung anong gusto nyong hiwa, no? Pagkatapos nyong hiwain yung mga gulay, syempre, huhugasan nyo yan, mga ate, mga kuya, mga mami, mga papa, ha? Hugasan nyo po yan ng mga 3 to 4 times na hugas para mawala yung mga masasamang elemento. Isa-isahin nyo hanggat maaari kasi galing po yan sa palengke, you know? Eh, hugasan nyo po bawat ingredients, bawat gulay na lulutuin nyo. Hugasan nyo maigi, mga ate. Yan, habang naghuhugas si Ateng ng ating mga gulay-gulay, i-remind ko lang po kayo, yung ating XO sauce ay hindi po tinipid sa ingredients. 100% legit na masarap at malinis. Kaya, order na po kayo. Yan, kalabasa naman yung hugasan natin. Mga 3 to 4 times, guys, yung ating hugas. Or bahala po kayo kung ilang hugas ang gawin nyo. Basta sure kayo na malinis na yung anyong gulay. Kasi alam nyo naman yung panahon ngayon, di ba? Mas malinis, mas maganda, mas masarap. Ganon. O yan, ang ating gulay. At hindi na kontento si Inday. Hinugasan ulit. Oh, pak. Kinuha na natin ang ating XO sauce. Yan po ang ating main ingredient sa ating gulay. Ayan, magpainit tayo ng pan. Medium heat, guys. Antayin nyo medyo uminit yung pan bago nyo ilagay yung XO sauce. At reminder ulit, pag magluluto po kayo nyan, ang hihahalo nyo lang ay XO sauce. Wala na po kayong ibang ihahalo dahil ano na yan, malinamnam na yan. Perfect na yung lasa nyan. Ihahalo nyo lang yan, ganyan. Gisa-gisa, tapos ilagay nyo lahat ng gulay na gusto nyo. And then, pa! Okay na yun. Yan, ginis na natin. Lagay natin yung talong. Gusto ko yung talong ang una. Kasi yung kalabasa, ano siya, malambot siya pag naluto. Kaya talong muna. Medyo lutuin natin mga 30 seconds or hanggang 1 minute. Depende kung gano'ng kalambot ang gusto nyo. Yan, halu-haluin nyo guys. Ha, para ano, para mag-blend talaga yung ano, yung lasa ng XO sauce dun sa gulay. And then, after mga 1 minute, ayan na siya. Medyo malambot na yung talong. Ilagay nyo na po yung kalabasa. Ayan. Ang gusto kasi sa kalabasa, medyo crunchy siya. Kasi favorite ko yan. Ayoko ng malata na kalabasa. Ayan. Tapos, lagay nyo. Tapos, next is yung dahon ng sibuyas. Ganyan lang po siya. Tapos, i-mix nyo lang. Ayan. Okay, mag-alala guys, yung gamit kong pang-mix-mix dyan is ano yan, pwede yan sa mainit, pwede sa malamig, pwede sa kahit saan. Huwag nyo kayo babash dyan dahil lang dyan, okay? And then, takpan nyo, wait for 1 minute ulit. Pag medyo okay na siya at sa palagay nyong luto na para sa inyo, depende po sa inyo kung gusto nyo ng malambot, mas malambot, o yung medyo crunchy, mga
2 minutes lang yan. 2 to 3 minutes lang ang luto. Yan, tapos patayin nyo na. At syempre, okay na yan. At magpiplating na tayo. Nakita nyo naman, ang ganda-ganda, di ba? Oh, wow! Ang sarap-sarap. Ganun. O yan, ayusin natin. Plating natin na maayos para naman bonggang-bongga. Ayan na po ang ating vegetables XO sauce. Yummy. Tara po, kain na tayo. At syempre, nagluto rin ako ng fried chicken para